Hello mga kalodi wops, welcome back to my YouTube channel again. So for today's topic no, may nag-request kasi sa akin kung bigyan ako ng idea about the company which is the Unipresident and magkano yung pocket money na dala ko at ano yung mga pinagagastusan. So kaya ngayon isiningit ko po itong video na to kasi actually halos mo sa mga previous video ko is isang araw ko lang siya sinushoot then ini-edit ko na lang siya. Depende sa topic na kung ano yung kailangan kong ibigay na information sa inyo. So ayun no, ang Unipresident company po is a food and beverage processing company. So isa po sila or sila po yung pinakamalaking food company dito sa Taiwan. So swerte po kayo kung mapasama po kayo dito sa company na to or maging part kayo ng production team. Kasi based sa review and sa mga observation ko, napakaganda po talaga ni company, which is si Unipresident. Kasi una sa lahat, pag dito kayo napunta sa Tainan branch, which is yung pinaka main branch nila, yung dormitory natin is free. Okay? Kasi yung dorm natin is nasa loob lang po ng company. Then yung mga mga ilaw, tubig, free lang po yun. So meron sa dormitory is meron din silang aircon. So kasama po yun, free lang din po yun. Pagdating naman sa pagkain is free po yung pentang. So ngayon, kapag once na may gusto kang kainin kasi syempre hindi mo gusto yung lasa or naumay ka na, dun ka palang gagastos. Kasi syempre hindi naman sasagutin ng company yung gusto mong kainin. Syempre kung ano yung pinaprovide nila, kailangan mong tanggapin. Pero kung hindi naman, that's the time na gagastos ka para sa sarili mo. So lalabas ka, bibili ka ng pagkain sa any 7-Eleven, Pinoy store. So yun na yung pagkakabalan mo. Doon mo nagagamitin yung pocket money mo. So, excuse me. Sa agency mo nung nasa Manila pa kami, pinapadala talaga sa amin is at least 10,000 pesos. So, i-convert natin yan sa NT. So, palagi natin round off natin na 5,000 NT. Kasi parang 1.8 or 1.9. Depende sa palitan or depende sa selling price ng NT. From peso to NT. So, ang dala ko lang talaga is 4,000 NT. Hindi ko siya sinagad kasi hindi ko na, wala na akong time or wala na akong pera. So, nung nalaman ko naman na free food, so I think na hindi naman tayo gagastos ng napakalaki. And then, meron naman tayong dalang mga food din, mga dilata. So, tingin ko okay na yun kasi Pinoy, masyado mapamaraan, masyado resourceful, di ba? Ginagamit naman natin yung mga initiatives natin, pero minsan nga, sa maling bagay. Kaya, pagdating naman dito, buhay na buhay talaga tayo. Nabuhay na tayo sa squatter eh. Dito pa kaya na maganda yung dormitory, then given na provided na lang yung food, di ba? So ngayon, yung pera ko, ang nagastos ko lang talaga is bumili nga ako ng unan, tapos medyo paunti-unti yung pagkain, tapos may Pinoy store kasi dito, parang karinderia. Karinderia para sa atin. So yun, nagkagastosan namin kasi nga ngayon, Holy Week, holiday, April 4 and 5, so walang canteen. Kaya dun kami sa labas kumakain. Sa mga Pinoy, mga adobo. So marami pa rin. May mga Pinoy store naman. So dun pinagkakagastusan namin. And kung gusto namin mag-take out para dito na kainin sa dorm. So yun, dun namin nauubos yung pera namin. Nauubos ha. And then also this, sa mga time dito sa video na to is ipapakita ko ano yung mga product ni Unipresident. Kasi during orientation is kinuha ko siya ng video. Ayun, kinuha ko siya ng video para may idea naman kayo kung ano yung mga products ni Unipresident. So, kaya sabi ko na food and beverage, mayroon pa sa mga dairy, snacks. So, marami talaga siya. So, ipapakita ko na lang sa inyo sa video na to. Pero, yun nga. Si Unipresident. So, mga previous video ko pinakita ko naman sa inyo kung gaano kalaki si Unipresident. So, hindi ko siya maipakita ng buo. Kasi, una sa lahat, napakalaki ng company. Hindi siya kaya ng cellphone kong pakita. And hindi kami makapunta doon kasi nga restricted kami doon sa mga area na hindi naman namin kailangan puntahan. And then, also, sa security room, hindi allow yung cellphone, so bawal magkuha ng video, photos, so yun, kaya hindi ko siya mana. Pero ang ano naman niya is, yun, sana ibibigay ko sana sa inyo yung
Ipapakita ko yung video kung paano kami mag-tap ng ano, for other attendance, kung paano mag-log in, log out, so paano punta, so sayang, hindi ko siya mayanap. Pero sasabihin ko na sa inyo na, una is bibigyan kayo temporary ID, then yun yung muna i-ano nyo, itatap muna sa pinaka, ano, tawag doon, basta may machine doon, and not totally yung machine na malaki. So parang sensored na siya na biometrics na ganun. And, tawag doon? Crow, basta, nakalimutan ko na. So yun, dyan mo lang siya itatap. And then, after mga one day, bibigyan na kayo ng permanent nyo na ID. So yun na rin yung pinaka-itatap nyo. Anytime na mag-out kayo or in din para sa mga door, para mag-open and close. So yun, medyo high-tech sila. So yun naman, hindi ko lang talaga kayo mailibot sa company since nga may mga restrictions. So hindi naman pwedeng na mag-ano tayo, na mag-gala-gala sa loob ng company. Kasi, parang ano ata, kung hindi mo department, parang hindi ka pwede. Pwera na lang kung doon ka ma-assign siguro. Pero bawal din maglagay kasi, magdala ng cellphone sa loob ng production. So may mga ibang vlog kasi na nakakapagdala sila, lalo na sa mga family business na ano, na mga company. So pwede sila magdala ng mga ganun. Then pwede lang videohan sa production. Pero hindi ko lang sure pa kung paano lang sila, kung paano lang, pasimple yung kuha lang, pero dito sa amin kasi is bawal ko talaga. So, if in case na meron kayong mga katanungan, lalo na kung dito kayo ma-assign sa Uni-President na company sa Taiwan, especially dito sa Tainan, or any branch ng Uni-President, pwede nyo naman i-comment below, tapos sasagutin ko lang kung kaya kong sagutin. Kasi nga, each branches is may mga SOP yan, mga kanya-kanyang SOP. So, hindi ko rin sure kung ang same ang SOP dito sa inyo. Kasi nga, di ba, ang dami pagkakaiba. So, sa iba nga, maganda yung mga dormitory, di ba? So, di ba? Ang importante lang naman dyan is okay yung company. And mababait yung mga supervisor, and then free food. Free na rin yung ano. Nagbigay sila ng ano sa dorm namin, yung mattress, yung unan, tsaka isang foam. Kaya, di ba? Hindi lahat ng company ganun. Kaya, napaka-thankful namin dito sa company. So, ngayon pala, no, is naabutan kami ng holiday and Holy Week. So, mula nung dumating kami dito, March 29, wala pa kaming trabaho. Pero ang nangyari sa amin is meron lang kami orientation. Pero ang pagkakaalam is bayad na kami. So bukas is another orientation, then start na kami ng trabaho. So di ba kasi nga ang computation dito is monthly. Hindi siya kagaya dyan sa atin. Na kung ano yung ano mo, ano lang yung na tawag nito, napasok mo na araw, tapos nabutang ang cut-off, yun na sasahurin mo. Pero dito sa amin, pero alam ko sa ibang company, gano'n na dito sa Taiwan. Pero dito sa amin sa yung president is monthly basis. So, yun, swerte yung mga naunang batch namin ng Uni-President sa ibang branch is buo sila. Diba? Sa amin kasi is palapit na yung... Pero okay na rin. Thankful na rin kami doon kasi hindi nga lahat ng companies ganun. And also doon sa ano, no, sa previous video ko na isingit ko sa pinaka last part is yung ano namin, department namin na supervisor is nilibre kami ng grocery. So, ilan lang kasi kami dito, tatlo. Pero sa ibang department naman na batches namin, hindi ko alam kung bibigyan sila or hindi. Pero sa amin is mabait naman yung supervisor kaya binigyan kami ng grocery. So, di ba, napakalaking tulong na rin yun. And then also yung regarding naman sa pagkain namin dito, tinatawag kasi sa atin, alam ba sa atin is pack lunch, yung nasa styro. Ang tawag nila dito is bentang. So, three ulam, isang gulay, dalawang meat, tsaka rice. So, yung dito naman, yung extra rice namin sa Uni-President is free lang po. Wala ko siyang bayad. Wala siyang additional. Kaya yun ang maganda kaya sa mga hindi nakakaubos ng kanin, ibigay nyo na lang sa kasama nyo kasi at least nakatulong tayo, di ba? Tsaka hindi rin masaya. And also dito sa Uni-President, no, dito sa May Tainan branch is dalawa yung off namin. So naka-fix na Sunday, off na talaga yon, hindi na pwedeng baguhin yon. Then yung isa is pwede daw mamili or depende sa department ako. Pero ang kadalasan daw nila na off dito is either Tuesday or a Friday. So yun lang yung pinagbibili ng isa. Then tong isa is considered as holiday. So ibig sabihin hindi ka mapasok. So lalabas na dalawang araw yung off mo, pero bayad na po yung isa. Okay, kaya tinatawag lang holiday. So ang lalabas is 6 days ka na may pasok, kahit 5 days lang talaga, then isang off. So yun. And then kapag pinasok kami yung holiday na tinatawag, for example na, bigyan ko example ng email ito. 1 week is 7 days. So, sorry. Ngayon, yung 5 days na may papasukan mo, itong isa, hindi mo papasukan, pero bayad na. Pero pag once na pinapasok kayo ng supervisor nyo,
Ito is double ano na, double pay na. Kasi rest day mo to or holiday na tinatawag. Tapos papasukan mo pa sa double pay. Pero itong isa, hindi na talaga ito mapasok. Hindi ito pakyo. Ito na lang. Hindi siya, ano, hindi kayo pwede mapasukin. So, ito, pwede kayo papasukin sa double pay. So, malaki yung ano. So, lalabas na rest day OT siya. Tapos, double pay pa. Diba, ang galing. Kaya maganda dito sa, ano, sa unit resident. Kaya, hopefully, sa mga, ano, sa mga aspiring applicants or mga na-select na or mga for interview pa, galingan nyo sa interview kasi napakaganda talaga ng unit president. Although hindi pa ako hindi pa kami nag-uumpisa, pero dito pa lang based sa orientation, based dun sa napagtanungan namin is napakaganda and hindi ho siya mahirap ang trabaho. May ibang department na nakaupo lang, nakatayo lang, so more on ano lang, assist parang ganun. Kaya napaka ano, kasi nagtanong ako sa ibang sa department namin, sabi naman daw dito sa dairy, kasi dairy ako na na-assign, sabi palakihan daw ng chance, ibig sabihin nakaupo lang tsaka wala masyadong ginagawa, diba? Kaya more on exercise din, para kasi pag lumobo ka masyado, ikaw din parang hindi magbe-benefits nun, kaya mas maganda kung makapag-exercise kayo. Kaya hopefully nakatulong tong video na to. Then ito, next part na to is ipakita ko yung mga items ng unit president, so sana magustuhan nyo. Hello, Diwaps, no? Ayan, ipapakita ko yung item ng ano, unit president. So, kakatapos lang namin ang orientation ngayon. So, yun, samahan nyo ako dito. Ilibot kayo sa my orientation room. So, ayan. Ayan po yung item. Ayan. Ito naman. So ayan, mga more on juices sila, dairy, may meron silang milk tea. Ayan, marami siya. Pero hindi pa to lahat ah, kasi hindi naman lahat nade-display. Ayan, so ito naman available siya sa mga, ano, mga convenience store like 7-Eleven, Family Mart. Halos lahat ng mga convenience store dito sa may Taiwan and also all over the world, meron sila available. Kahit sa Pilipinas, meron silang ganyan. Ang dami yan. Lapitan ko pa. Para mas kita. Ayan. So marami silang item, mga kaladiwas. Sa ano, orientation room. Ay, si tropang Mau. Request ko. Eh, nagbablog ako si Airpat pre. Airpat. Ayan, kablog niya si Airpat. Ayan, Airpat. Ayan, kasama sa vlog. Kaso magkaano kami, magkahiwalay kami ng department, Airpat eh. Sige, sako eh. So, mga ano nila, mga awards na natanggap. Ayan, kay Uni. So matagal na kasi silang founded. So ang dami yan. Nahikira na ako kay tropa. Ayan. Mga ka-Lodi Waps naman, ibigay ko naman natin yung mga details na kailangan nyo malaman. Pero kung meron pa kayong tanong, i-comment nyo lang below at then sasagutin natin yan. So sana makapunta kayo dito sa Taiwan, especially dito sa Uni President. So don't forget to like this video, subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos na i-upload ko. Bye-bye, kita-kita sa Taiwan. Kita-kita tayo dito sa Taiwan.